congratulate po yung mga naging bahagi ng makasaysayan dito sa lalo-lalo na si Berhel, si brother na kasama sa aming docu-team ng ABS-CBN Cinema 1, ang bundok Banahaw, Sacred and Profane, na nanalo 2017 ng Best Docu of the Year. Kaya nagpapasalamat ako sa mga taong nakibahagi at kasama din po doon si Professor Kempi at si Berhel at yung sa mga taong kung sino man kasi ang alam ko pati to si Lolo Simon kasama eh. Kasama to sa docu. At ang nag-produce ng docu na yan ay si Boy Pajardo na sana magkakaroon sana ng part 2 yung docu na yun eh, kasaming palad namatay na po si Boy Pajardo. Kaya hindi na po natuloy yung pangalawang docu dito sa Jerusalem. Kaya ako po ay nagpapasalamat at success at talagang standing ovation sa loob ng sinihan yung mga taong nanood ng bundok Banahaw, Sacred and Profane. Kaya dito po mga kapatid, hindi ko naman po inaano po yung inyong mga karanasan sa buhay. Kung yung mga personal na karanasan nyo, experiences nyo dito sa Banahaw. Kasi kahit ako po may mga experiences dito sa Banahaw. Kaya lang po mga kapatid, hindi ko naman po sinasansala yung mga naging karanasan. Dahil ang Banahaw nga ay sinasabi, ang Banahaw daw ay isang mountain. Sinasabi nila ang bundok na ito ay mahiwaga. O may nagsasabi na ang bundok na ito ay merong malakas na puwersa o inetuya. Diba? At meron naman na nagsasabi dito ay may mga nagbabantay na mga engkanto o diwata dito sa kabundukan nito. Pero hindi ko pa po na-experience sa buhay ko. Kaya sa akin lang po mga kababayan sa akin lang po gusto ko lang ma-differentiate yung tinatawag na traditional religion dito sa tinatawag na spiritual na tinatawag na kalagayan ng tao. Sinasabi nga sa Biblia, sinabi nga ni Jesus doon sa balon ni Jacob. Yung doon sa balon na yung babaeng sumasalok doon sa balon. Diba? Sabi ni Jesus, babae, simula ngayong araw na ito, itong time of dispensation na to, sabi niya, babae, mula ngayong araw na ito, na hindi niyo nasasambahin ng Diyos sa tuktok ng bundok na gaya ng ginagawa ng inyong mga babae. Only sa Jerusalem. Sasambahin nyo na ang Diyos sa Espiritu at Katotohanan. Bakit ba tayo nandito? Ano ba ang problema? Ang nangyayari po sa atin dito mga kapatid, yung tinatawag, ang naipapractice natin dito sa bundok Banahaw natin, na Banahaw na ito, yung tinatawag na traditional religion. Iba naman yung tinatawag na Espiritu at Katotohanan na sinasabi sa Biblia na sasambahin ninyo ang Diyos sa Espiritu at Katotohanan. Kasi hinahanap kasi natin ang Diyos palabas eh. Hinahanap natin yung hiwaga palabas. Hinahanap natin yung experience palabas. Kaya tayo namumundo. Kaya tayo nag-a-adventure. Kaya tayo nananaliksik o kaya nahanap ng kasagutan sa ating sarili palabas. Meron nga isinulat na libro na ang tinatawag na Passion and Revolution. Sabi doon sa Passion and Revolution, ang mga katipunero daw nung panahon ni Andres Bonifacio, mahilig daw ang mga revolusyonaryong Pilipino na pumanik sa bundok. Sino yung katipunero na pumanik dito sa bundok na natago? Iba si Macario Sakay. Hindi niya sa ikik. Si Macario Sakay nagtago sa bundok ng Cristobal. Yung tinatawag nilang The Devil's Mountain. Maraming mountaineers o mga pumapanik
ng mga mountaineers sa San Cristobal ang nawawala. Na-document yan. Totoo yan. May mga naliligaw, hindi na nalalaman kung nasaan yung pabalik. Hindi ko lang alam kung saan dito yung eksakto na San Cristobal. Diyan nagtago si Macario Sacay na hindi mahanap-hanap nung mga Amerikano. Kaya lang naman nadakip si Macario Sacay nung bumaba na siya sa bundok ng Cristobal. Doon na siya nadakip. Kaya nga, ibig sabihin, mga kaibigan, mga kapatid, likas na daw sa ating mga kadutubong Pilipino na pumanik daw sa bundok. Kagaya din nung nasasaad din sa Biblia na si Moises pumapanik din sa bundok at nakikipag-usap sa Diyos. Ganyan din yung mga katutubong Pilipino o yung mga sinaunang Pilipino na pumapanik sa bundok at nakikipag-usap. Diba? Meron ding historia sa ating revolusyon na si Gregorio del Pilar nung sila ipatakas na ni General Aguinaldo doon sa tinatawag na Ilocos Sur o yung tinatawag na Mount Tirad Pass. Diba? Marami naman sila pupuntahan. Bakit sa bundok sila pumunta? Para tumakas ni General o niyang Presidente Emilio Aguinaldo. Sa bundok pa rin sila pumanik. Ganyan daw ang mga revolusyonaryong Pilipino, mahiling pumanik sa bundok. Dahil ang paniniwala ng mga unang panahon na yan, ng mga unang paniniwala ng mga Pilipino, na ang Diyos, pag pumanik ka daw sa bundok, mas malapit ka sa Diyos. Mas makakausap mo ang Diyos. Mas magkakaroon ka ng tinatawag na mystical experience tungkol sa Diyos pag pumanik ka sa bundok. Yan. Yan ang mga sinauna nating mga paniniwala na mga revolusyonaryo, mga sinaunang mga Pilipino. Hanggang sa ngayon, buhay na buhay. Diba? Kaya nga, nagulat ako ngayon eh. Ngayong gabi nito, punong-puno ngayon ng Banahaw. Puro tent. Ang dami. Kaya nga, masaya-masaya ako dahil, ano ngayon? Puro ang Banahaw. Bibirang-bibihira ito. Pero, ang ini-emphasize ko puro ito, ang pinopoint ko, yung tinatawag na bakit natin kailangan maranasan yung experience na palabas. Sinasabi nga nung kapatid natin na tumayo dito kanina, kailangan ma-experience natin yan paloob. Hinahanap natin kasi ang Diyos palabas eh. Kaya hindi natin nakikita. Ina-attempt natin makarating doon. Doon sa higher being na yan, sa higher na may lalang na yan. Pero hindi natin na nakakaligtaan na natin sa ating sarili, nagiging ano na tayo. Nawawala na yung ating tinatawag na mataas na kalagayan bilang tao. Kasi sa Biblia nakalagay rin, di ba? Ang tao ay nilalang sa wangis at kalarawan. Di ba? Image and likeness of God. Di ba? Kalarawan tayo. We are part and parcel of God. Di ba? Kabahagi tayo ng Diyos eh. Di ba? Kung tayo ay kabahagi ng Diyos, ba't natin hinahanap pa yung Diyos? Di ba? Bakit pa natin kailangan sumamba pa sa tinatawag na mataas niyang kalagayan? Kasi ang pagkakaintindi ko sa Diyos sa aking mga pag-aaral, ang Diyos ay absolute. Makapangyarihan sa lahat, suma sa lahat at nasa sa lahat. Wala na siyang pangangailangan sa kanyang sarili. Di ba? Ba't natin kailangan pang sambahin ang Diyos? Kung kumpleto na siya sa kanyang kalagayan. Ang sinasamba lang yung isang bagay na kulang, di ba? Hindi kumpleto. Pero ito Diyos eh, Diyos ang pinag-uusapan natin, kumpleto na yun. Ba't kailangan pa sambahin? Sabi nga ni Jesus eh, di ba? Ang pinaka-importante yung tulong aral na ibinahagi ko sa inyo. Ang problema, ang nangyari sa atin, hindi natin naintindihan yung turo't aral. Ang sinunod natin, yung tradisyon. Yung tradisyon na ipinamana sa atin ng Kastila. Yung ipinamana nung dumaong nung si Magellan, yung ipinamana niyang, nung sinakop tayo ng Kastila rito, ng Espanya,
yun ang nasunod na nating mga tradisyon. Nawala na yung tunay na kasaysayan ng lahi ng Pilipino. Diba? Yung sinauna nating kultura, nawala na. Diba? Kailangan maibalik natin yun. May Diyos din tayo sa Pilipinas. Diba? Si Bathala. Marami tayong tinatawag na mga kasaysayan na original sa atin. Diba? Eh nung nasakop tayo ng Kastila, na iba. Diba? Nung dumating yung Kristyanismo, na iba yung ating paniniwala. Niyakap natin yung paniniwalang Kristyanismo. Diba? Yan. Kaya dapat, sa mga kabataan, dapat nag-aaral tayong tinatawag na ibalik natin yung lumang kasaysayan. Kasi nasa modernong panahon na tayo eh. Tawag nga sa mga kabataan, millennial na. Diba? Hindi na nga alam yung mga lumang kasaysayan. Kailangan halukayin natin muli yung mga lumang kasaysayan ng ating lahi. Kasi pag hindi natin minahal yun, hindi natin inintindi o pinag-aralan yung ating mga lumang kasaysayan, ano pa mangyayari sa atin? Diba? Mababaon na tayo doon sa lumang, mababaon na tayo doon sa mga tradisyonal na reliyon. Ano ba yung tinatawag na tradisyonal na reliyon? Yan yung sinasabing nagtatayo na ng kulto, ng seremonyas, ng ritual, ng tinatawag na marami na, devotion. Diba? Yan ang tinatawag na traditional religion. Pero yung spirito at katotohanan na sinasabi, hindi yan tinatawag na devotion o tradisyon. Kung hindi yung sayo, yung spirito at katotohanan, sabi nga din sa Biblia ni Jesus, hanapin ninyo ang katotohanan. Ang katotohanan lamang magpapalaya sa iyo. Eh nasa inyong katotohanan na yan. Wala naman sinabi si Jesus na umanib ka sa reliyon. Wala naman sinabi si Jesus na umanib ka sa ganyang simbahan. Diba? Sinabi ni Jesus, hanapin ninyo yung katotohanan. Eh sa muha hanapin ngayon yan. Hinanap nga naman ni Jesus yung katotohanan na yan. Dito ba na ilang taon siya nawala, hinanap niya yung katotohanan na yan. At natagpuan din niya yung katotohanan. Nahanap niya rin. Ang nahanap niya, yung naghahanap daw, at yung hinahanap, at yung naghahanap, isa lang din pala yun. Diba? Nasa sarili mo rin. Kaya magsisimula pa rin doon sa ating sarili. Diba? Kaya hindi natin kailangan maghanap doon sa labas. Kaya nga minsan pumasyal ako sa National Library sa Maynila. Pumasyal ako sa National Library yung pambansang aklatan ng Pilipinas. Wala na akong nakikita nagbabasa ng libro. Wala na. Napakaluwag ng library. Yung pambansang aklatan ng Pilipinas. Wala na nagtsatsagang estudyante nagbabasa ng libro. Ang binabasa puro Google. Puro cellphone na. Selfie, chat, messenger. Yan ang ginagawa na ngayon ng mga kabataan. Pero yung magtsagang magbasa ng libro, mag-aral, wala na ako nakikita ang estudyante. Ilan-ilan na lang. Kaya ang kailangan, sabi nga ni Dr. Jose Rizal, ang taong palasuri, bibihirang magkamali. Kailangan ibalik natin yung mga lumang pag-aaral, yung luma nating kasaysayan, yung nawala nating lahi, yung ating nawalang kultura, ibalik natin. Natabunan na ng mga maling sistema, ng mga tradisyonal na relihiyon. Diba? Ng mga kung ano-ano, mga seremonyas na yan, ng mga ritual na yan, na hindi naman natin kailangan, hindi naman necessary sa atin yan, sa atin, sa pagsulong ng ating kalagayan, ng ating kamalayan, ng CR lang. CR lang. Diba? Para maisulong natin ang ating kamalayan, pag-aaral, manaliksik tayo, pag-aralin natin mabuti ang lahat ng bagay. Hindi lang puro paniniwala. Kasi naniniwala ako mayroong ganun. Naniniwala ako, lahat tayo may mga experiences. Wala naman akong inano, nirerespeto ko ang mga karanasan ninyo. Pero yung katotohanan, iisa lang yan. Yung truth na sinasabi. Kasi there is no religion higher than truth. Walang mas mataas pa sa katotohanan. Nasa niyang katotohanan, hahanapin mo po ba yan? Hindi. Nasa sayo. Kailangan mo lang ma-develop.
diba? Sabi, uulitin ko muli, hindi nyo nasasambahin ang Diyos sa tuktok ng bundok o sa Jerusalem. Sabi ni Jesus yan, ha? Sasambahin nyo na ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Magsisimula sa atin. Ilang po ang aking may babahagi at magandang gabi.